Naiiwan ako sa amin. Magkano po kinikita nyo sa paglalaban? Ano lang po, pag binigyan po ako 200, isa po 150. Kung sa pagtulong ng usapan ko, yun ulit sa kalam, wala na akong masasabi sa taon na yan. Kasi siya ay kakaiba, mas sinuuna pa ang pagtulong niya sa kapwa, doon na siya masaya. Kung sa pagtulong ng usapan ko, yun ulit sa kalam. Yo, mga kanuli, magandang umaga pumuli sa inyong lahat. Isang mapagpalang umaga sa inyong mga kanuli. Eto, at siguro naman ay wala na or tapos na yung bagyo kasi hindi naman ako nanonood ng balita eh. Sana ay lumabas na sa area of responsibility ng Pilipinas yung bagyo. At ito nga mga kanuli, naglalakad-lakad ako dito sa mga kababayan natin dito. At gusto ko lang po kayong kumustahin mga kababayan natin na mga OFW, lahat po kayo, pati ang inyong mga pamilya na nandito sa Pilipinas. Sana ay okay lang po ang inyong mga family dito, ang inyong mga anak, asawa, magulang, sana ay okay lang po sila. Eh mga kanuli, eto, lalakad-lakad ako. Hindi ko alam kung saan papunta to. Eto po, mukhang tinamaan ng bagyo to. Bumagsak, no? Ah, parang umaambon na. Bumagsak mga kanuli, oh. Good morning po. Maganda, bumagsak. Ah, bumagsak ang loob. Malakas yung hangin, o gabi? Malakas. Bahay nyo yan? Bakas yun, akong caretaker dyan. Ah, kayo po ang caretaker? Kay Mr. C yan, Mr. C. Kay Mr. C. Sige po. Ay, good morning po sa inyo. Magandang umaga. Kaya, good morning. Magandang umaga po sa inyo. Eto mga kanuli, tayo ay mag-ikot-ikot dito. Ayan, at may bahay na green. Ang cute. Ayan. Eto may papasok doon. Uy, si nanay. Nay, good morning! Lamaga to eh. Pwede po ba tayo magkwentuhan? Okay lang po ba sa inyo? Opo. Ano po ba tatanong nyo? Depende po. Ano po yan? Naglalabada kayo? Ari po, labada ko. Po sa aking mga ako. Ah, teka. Akyat ako mga kanuli. Ano papasok ako. Yan! Yan. Si nanay mga kanuli, makipagkwentuhan tayo. Nay, isang magandang umaga po sa'yo. Magandang umaga din sa'yo. Ano pong pangalan nyo? Baby po. Ilan taon na po kayo? 70 na po ako noong June 15. 70 na kayo? 70. Yung 15. Tapos ito ang inyong lalabada? Opo. Magkano po kinikita nyo sa paglalabada? Ano lang po, pag binigyan po ako 200, isa po 150. Hindi siya sa ano, hindi po kayo depende sa dami ang singil nyo. Wala po, bahala na yung mga suki-suki ko lang po sila dyan sa Jandil. Suki-suki? Kasi ang aking pinag-aaral, tatlo. Mayroon ka pinag-aaral na tatlo? Anak po ng aking, yung palaki ko pong lalaking lumayas dito, kahit wala sila mag-asawa, mga maliliit pa, mga sanggol. Mayroon kayong ampun na pinag-aaral? Tatlo, oo. Sa ruksak ko. Kaya nagtitiis ako maghirap, magtitinda-tinda, maglalaba-laba, kung ano matagpuan, maglinis ang bahay, sa mga amo-amo, sa madyan-dyan. Opo. Adi, ayan, pagka ngayon ay Lunes, sa pag-Lunes, sa amin na lamang ako naglalaban ng damit ng uniform, ayan. Ay kung pagtumigil, wala. Tulad ka po, kinita ko ay 150. Opo. Kulang pang ibaon ng aking tatlong apo. Opo. Kasi hindi ako nag-aral kahit grade 1, kaya pinipilay ko mag-aral aking mga apo. Kahit na hindi ko abutin ang pagtatapos nila, basta sila huwag dumanas ang danas ko. Yung inampun nyo, ano yun? Tatlo sila? Opo, isang lalaki, tatlo pong magkakapatid. Nag-aaral po sa ruksa ko ang isa. Ang dalawa na ay yung lalaki ko naman ay medyo may kasutilan, kaya hindi nag-aaral. Pero kung bait nyo po, isipin nyo mainampun pa kayong bata tapos pinag-aaral nyo pa? Opo, nung amponin ko, sanggol pa. Sanggol pa? Opo, tatlo. Isang tatlong taon, isang apat na taon, yung isa sanggol. Kahiwalay aking anak at saka manugang ko, nag-asawa sila. Eh, siyempre, sino mga ngalaga, di ako lula ako. Di, hanggang ngayon, pasaan ko pa rin. Yeah, tulong-tulongan naman ako ng aking mga aray, manugang ko, mga aray, yun ang bahay. Tulong-tulongan naman nila ako pag ako talaga sagad, tulad na ako magkasakit. Tulong-tulong sila magkakapatid. Awa naman. Pinatitigil lang ako. Ay, wala naman kakainin. Nahiya naman ako. Pahingi naman ako ng ano, ng 20, pahingin 30, pahingin 50. Nahiya naman ako ng ganun. Kaya pipilit ako.
Sabi nga ng mga suki ko doon, aba, Ate Pepe, matanda ka na, 70 ka na, may senior ka na ba? Wala eh, ayaw ako intindi nung manager namin doon sa senior. Bertat, 3 taon na yung papel ko sa kanya eh. Hindi, wala. Wala eh, ayaw nila ako intindihin. Andon yung papel ko, hindi naman binibigyan ako ng patawag-patawag, wala. Pero yung mata pa sa akin, may mga senior na. Eh, wala tayong magagawa. Busy, gabi, taro, starbaho. Hindi ko ako nakakapunta. Siguro, kaya ako hindi nabibigyan niya. Hindi ko napupunta. Pag napupuntaan ko naman, eh, wala pa eh. Wala pa. O, di. Pinagpipilitan ko ng kumita sa magpabalik-balik ako sa kanila. Pero mabait naman ang Diyos. Hindi naman kami pinababayaan kahit walang ulam. Anong oras po kayo nag-umpisa na maglabad ah? Ano po, mag-aalas 6 na. Alas 6 na ng umaga? Oo, ngayon. Tapos pagkatapos ko nito, maglilinis naman ako sa kay Ma'am Tonorio. Bibigyan naman ako 150. Ay di ba, una yun. Ay babaygay din eh. Kanin namin, ulam namin, kape namin, asukal. Ganun na lang araw-araw ginawa ng Diyos sa akin. Pero papasalamatan ako sa kanya dahil ako'y pinagaling niya, tinutulungan niya ako. At kumikita ako ng kaganong-ganon lang. Dahil balo na ako eh. Matagal na ako balo. Wala na ang makakarama ng mga. Kaya awa ng Diyos eh, nakakaraos din. Nagulat niya ako sa isang, ano kaya tatanong sa akin? Nakala ko, gumawa na naman ng kalokohan yung aking apo. Ama. Ano oras po kayo, sa isang araw, ilang trabaho yung ginagawa niyo? Minsan po isa, minsan po dalawa. Minsan po di ko nakaya. Siyempre, maglilis pa po ko sa amin, di ko naman po naasahan yung aking mga. Tapos, kayo pa nagluluto sa inyo? Opo. Saan kayo nauwi dito? Bahay? Doon po sa Pampanga, mataas po ng tubig sa amin. Ang bahay ko, kubo lang na tulay na malalim po sa amin. Lahat po ng tao sa amin, naglikas ang kagabi. Sabi po nila, lumikas daw po kami. Ay sabi ko, ako na may nag-iisa dito, tsaka ang aking dalawa, pinapunta ko doon sa kabila, ang dalawa kong babae. Ako na lang andito, kaya ko naman tumakbo kung sakasak. Saan yung ampun mo ngayon? Naroon po sa ilaya ko pinapunta, pinatitinda-tinda ko sila pag walang paso. Sa kapatid ng nanay niya. Anong tinitinda nila? Yan, lakula kong amusan. Tulong-tulong po kami. Ang galing, no? Agis mga bata pa sila, tinuturuan mo na po. Paano, hindi ko sila kaya. Ay, paano pag namatay ako, Totoy? Eh, di magpapalim mo sila, Totoy. Kaya sila tuturuan mo. Ay, di. Pagka ano, tinda, nakakatubo naman sila si Quinta, baby. Hindi naman namin puhunan. Yung halimbawa, ikaw may tindahan. Lako niyo, bibigyan kayo ng upa. Ay pag ako ba'y namatay, pwede ba naman sila eh. Sumampid nila lang, sumampid sa kanila matiyuhin. Kaya ay mahihirap din naman. Ay doon ko pinatulong kagabi at ang mga tao pala ako sa amin doon sa Pampalay, naglikasan na lahat. Opo. Ako na lang pala natira, nakita ko sa school. Dumaan ako papunta dito. Ay ito namang anak ko, nagbabantay na rin bahay ng kanyang kaibigan. Hindi maalwa naman dito, sa amin ang tumig, hanggang dini. Ah, hanggang tuhod? Oo. Lahat ng tao doon, wala na, ako na lang. Sabi ko nga nung umaga. Abuti lumikas kayo. Hindi na ako lumikas. Ay, hindi ka lumikas doon ka nagpamamagdamag? Oo, doon ako natulog magdamag. Nagulat na lang ako nung dumaan ako sa school. Ang daming tao, kapit-bahay ko pala, andyan na lahat. Saan school doon dyan? Opo, puno. Andyan lahat yung mga kasama ko doon sa amin sa Pampalay. Matataas po ko ng tubig. Sa malakas ang hangin. Sabi ko, ba, Diyos ko, ako pala naiwan dito. Ano kanina? Pinanto ko nga sa mangari. Sabi ko, ba, alam doon pala sa amin, sa atin. Ako na lang natira, mga tao pala nandiyan na sa school. Aba, nanay, ba't ka ba? Hindi kayo umalis. Alam, nag-iisa naman ako. Kaya ko na tumakbo-takbo. Ay ko, doon sa amin nagtutubig ang gandini. Daladala ko na ito, pati ito labada ko. Bukod muna, amin muna. Tapos ayan. Hindi ko po alam po, anong oras ako makakatapos. Kung alauna, kung alas dos. Hindi ko po alam eh. Eh, pagkain nyo, dito na muna kayo kakain. Makikikain na ako sana. Kapirato lang naman kakain. Ganyan lang naman ang buhay ng tao, di ba? Opo, oo. Basta hiling ko lang sa Diyos, bibigyan ng talat ang mga apo ko, mga anak ko, ako at kapatid. At may tambay ko ang aking mga apo. Ay, 70 na po ako eh. Oo. Nagkasakit nga po ako isang buwan. Oh, grabe ka tagal. Oo. Ano, nagtiisa nga ako sa bahay. Kapalibasa, marami akong... Marami po akong suki. Pag may nakikita ko, lalakad-lakad ako tunggo-tunggo sa sumikasan. Pag may nakikita po kayo? May nakikita akong taga roon sa mga amo ko.
Sabihin mo naman kay ma'am, padala naman ako isang kilong bigas sa ito yung bahay GC. Yun, mga patatlong araw naman siguro nakakarating doon. Mamaya, Lula Bebe, ito o, 100, padala ng mama. Di, bago ko naman nainom si gamot, paano na din, wala na din. Tapos punta ko sa mga anak. Ang mga anak ko naman, wala din. Tulad doon yan, may dagat. Hindi naman po makalabas. Eh, ditiis lang. Ay, marunong po ang Diyos eh. Sabi ko, Diyos ko, bahala na kayo sa akin. Huwag niyo po ako pababayaan. Kawawa po ang aking mga apo. Malin na naman po ako. Ito, masasakit na lang po ito ko. Tsaka ito, may bukoy pa nga po ako. Siyempre, sa pagod na hirap yan eh. Kaya nagkakabukol na ha. Yan o. O nga, no? Dami kong ano. Eh, sabi ko nga, ang problema ng mga anak ko, hindi ko kaya. Opo. Pero ang problema ko, nakakaya ko. Opo. Nakakapagtiso ako eh. Opo. Kahit ako magutom, mayroon ka lang tubig na mainit. No, di, nakakaraos na. Eh sila, hindi ko kaya. Naaawa ako sa kanila. Opo. Iba ang magulang, iba anak na. Eh sila naman, gusto rin nilang tumulong sa akin. Eh tulad niya, pinakakain nila ako. Sabi ko, wag na. Kainin na lang ng mga bata, para mga bata makakain. Eh wala po rin mahanap buhay, kita niyo ang dagat ko. Eh yung kakainin ko, di pakain na lang sa anak nila. O sabi nila, nahi, kain na dito kahit kung hindi, inyo na. Titiis na ako din. Mabubusog na din ako dito. Mabubusog ka na rin sa paglalaba? Grabe na. Eh siyempre po, mga anak ko, mga apo ko muna. Mga apo ko muna kumain. Bago po ako. Sabi ko, mabubusog na ako dito. Pwede po ba? Grabe naman yan. Eh mabubusog ka na sa paglalaba? Pero ang kagandahan po sa'yo, kahit na maraming problema, maraming pagsubok, maganda pa rin yung tawa nyo, di ba? Ay, basta ang sabi ko sa Diyos, huwag niyo ang pabayaan. O di ba? Opo. Mapangyarihan ang lahat eh. Opo. Kaya pag ako nagkakaproblema, nagkaproblema lang ako mahigpit nung namatay ang akong babae. Yun lang, hindi ko na, kahit siguro ngiti o ano, wala akong alam. Pero ganito po kakayanin. Wag lang po ba, basta po masikap, masinop, masikap. Huwag kang tumanggi sa mga to bigay ng Diyos na trabaho. Mabubuhay tayo kahit pa paano. Huwag tayo gagawa ng masama, huwag tayong mag-aano. Mabubuhay tayo, masasabi ng Panginoon, tutulungan ko itong matandang to dahil hindi naman to masyado. Tayo lahat may kasalanan. Opo, opo. Pero hindi naman ito sigurado masamanta. Opo. Ganun lang ang buhay. Kaya sabi ko ba eh, kaya sabi nyo kanina magkutan, hindi ko naman alam kung ano ikukwento ko eh. Hindi ko po alam na ako itatanong nyo tayo. Nasanay na po ba ako pag nagtatrabaho? Sub-sub. O, tatrabaho sa amo? Sub-sub. Hindi ko po ba naging piling yung ganito, ganyan, ganyan. Kaya pag ako tinanong, may tatanong, isang sagot na lang sinasagot ko dahil busy po ako lang. Opo. Busy po. Sa gabi po sa bahay, kutot ako ng kutkot sa, ganito lang pong bahay ko yan. Ah, ganito lang kalaki bahay mo? Tapos cover po, sako. Ah, cover sako? O, tapos po kaperasong, yung plywood na galing sa mga amo ko. Tapos ang bubong ko, butas-butas, galing din sa mga amo kong pinapaltan. Kung makikita yung bahay ko, maawa nga kayo. Eh wala eh, wala magagawa. Tabing kalsada lang yung bahay nyo? Ano? Looban pa? Ari po ko po, sa looban, sa may tubig doon. Sa palaisdaan mo po mismo. Yun. Wala pong magagawa eh. Hindi ko pa siguro kapalaran magkameron. Dahil hindi ako nag-aral, lumaliit eh. Opo. Lumaki na kami sa hirap. Opo. Kami po ay limang magkakapatid. Ano po? Ang tatay namin, namatay sa Mindanao, sundalo. Bata pa nung ako ay mamatay aming tatay, ako ay 8 taon. Opo. 8 taon. Ang nanay ko, nung kami mga 3-4 taon siguro, kaya hindi ako nakapag-aral eh. Opo. Mga 3 taon nag-asawa siya, nang taga rito sa Villafranca. Opo. Na nakatulong siya magpaaral ng pare sa Villafranca, yung Villafranca pare. Opo. Kami pinabayaan ng nanay ko. Kami ay 5. Ako ay nangamuha nung araw ang bayad, 5 G's. Yung mga 90 na yun. Opo. 5 G's.
kapatid ko ay apat, kami lima eh. Ang gagawin ko, pag nag-aaral ang aking mga kapatid, kalahating pera kay Rame, kalahating pera kay Nita, kalahating pera kay Bruno, kalahating pera kay Linda. Opo. Tapos, nung araw, mura bilihin. Namamasukan ako ng namasukan para mabuhay kong apat kong kapatid. Opo. Nung umidad ang aking kapatid na panganay na sunod sa akin, ng mga 10 taon, umalis na siya sa poder ko. Opo. Ito namang babae namin, nung makaedad din uli ng 10 taon, pumunta kay Dr. Kalingasan sa Tuwe, doon na siya na lumaki. Ito namin si Linda, doon sa nanay na konsehal. Dito konsehal sa bayan. Si, konsehal na uli? Hindi, lahat babae. Si, basta doon siya kay, sa konsehal. Doon siya tumanda, doon siya nagkasawa. Itong lalaki namin, napapunta sa tindo, hindi ko na alam kung ano nangyari. Labas-pasok sa kulungan. Ako naman nung mga, ano na, 18 nag-asawa. Ayun, awa ng Diyos, hirap din ang buhay, wala na may gawa. Pero kung nag-aral ako, siguro maganda-ganda ang aking trabaho. Kasi takot ako eh, pag kinausap ako ng amo kong ganito, ganyan, ay natatakot ako dahil hindi ako marunong bumasa. Opo. Sasakay ako, utos ako ganito. Hindi ko alam kung ano sasakay ko, hindi ko nababasa. Opo. Ang naging dahilan ng aking ganitong buhay, sa katakutan na hindi marunong bumasa. Mm. Ay, anong gagawin ko? Di ganito na lang. Bago nung asawa ko naman, 10 taon lang yata kami nagsama o labing isa, namatay naman. Mm. Kaya ito, dusa pa rin ako, dusa. Mm. Minsan nga, pag hindi lang ako naawa sa mga apo ko eh, sabi ko nga sa Diyos eh, kunin na po ninyo ako, gusto ko nang magpahinga. Mm. Pero pag naman gumanda na isip ko, huwag po, kawawa po mga apo kong maiiwan. Mm. Di ba malaki rin naman, itutulong ko yung pag ang isa kong anak, wala eh. O, ari may kaprasong isda. Mm-hmm. Di po ba? Opo. Ari may kaprasong timblang kape. Mm-hmm. O, yun ang hindi ko mahano. Kaya sabi ko sa Diyos, ay patawarin niyo po. Ako nahiling ko sa inyo. Ako'y kunyan. Diyos, gusto ko na magpahinga. Ay, ayoko po namang iwanan sila. Opo. Kaya ito, gumaling ako. Ganon kahirap ang dinanas ka na. Oo, oh, grabe. Mula bata, grabe na. Mm-hmm. Bago ko napalaki mga kapatid ka na. Ganon, hindi ako nakatamon ng alwan. Basta maligaya na ako, sila'y walang mga sakit. Mm. Maligaya na ako na sila'y kumakain. Yun na lang, hindi ko na iniling yung buhay ko. Mm. Akita niyo yung bahay ko, kung makikita niyo, ito pala bahay ng nanay. Ano po ang bahay nila? Iba na po ang bahay ng mga biyanaw ko. Basa na po ako, tingnan niyo, basa ako. Dinin na po ang tubig sa kanila, sa lapat. Ikot kami tubig. Tapos tingnan niyo nga ako, basa-basa pa. Kaya yung lupa po doon? Ano po? Nung araw nung nabubuhay aking asawa, binili namin yung ride. Right lang po. Ah, right lang. Opo. Mm-hmm. Tapos tinambakan. Bakit po inaabot ng tubig yon? Ay, palaisdaan po yung palaisdaan. Dating palaisdaan. Di ang bahay nyo ay parang ganito na may, may taas, may ilalim. Oh, wala. Ito lang po ito. Ito, baba. Ang bubong po yun. Baba lang po ito. Ito, luang po lang. Iba na po ang bahay. Ang tagiliran po ang bahay ko, sako at saka, yun nga pong plywood na binigyan na amin po. At saka yung, nakotuloan nga po sa amin kung makikita nyo, ba nanay dito pa baka nakakatulog. Mm. Oh, kita nyo, basa-basa pang likod ko, hindi na ako nung palinabaan. Mm. Kita nyo po ang bahay nyo. Ako po, hindi ba mag ano, kung gusto nyo po, kahit makita nyo, para sabihin nyo, aba, mayabang, hindi pala mayabang ang matandang yun. Mm. Dahil ang naging puhunan ko lang ay maging tapat sa tao. Mm. Ayun na lang tayo, kuyaman, di ba? Opo. Wala naman ako yaman pera. Ang mapagkatiwalaan ka na yung kapwa, yaman ko na yun. Mm. Yung magsabi ka ng tapat, yaman ko na rin yun. Mm. Ay, magyayabang ang magyayabang, tapos makikita ka naman ng tao, meron diyang kagaya naman sa amin na yabang din eh, yabang doon. Ay, magaling pa siguro ako ay nakakaraos kahit tuyo, kahit tubig. Ay, awa-awa naman ang Diyos, wala naman sa akin lumalapit na ganito, ganyan, ay sili. Makita nga yung bahay nila. Ay, hindi ko po alam, hindi po ako nakikialam sa kanila. Wag lang po lagi ako silang sabihin, pang bahay ni Bel, Ate Bebe, tina mo natulog. Bahay nga. Sila, hindi ko pa nakikialam, pero bahay ko yan. Ganun po talaga ang buhay, oh. Mm. Ay, marumi. Eh, paano naman tutoy hindi dudumi? Yung baba, ay hindi naman tutoy mawalis. May tubig. Bago sila naman po tapunan doon ng basura. Opo. O, eh, sino po mali sa amin? Mm-hmm. Dapat po sinasako nila. Tapos, italagay nila sa maayos. Opo. Ay, hindi. Tulad niyan, araw-araw ko wala. Pagdating ko, may naglutang na plastic. May naglutang na kung ano-ano doon sa harapan ko.
Oh, eh, sino mali sa amin? Sino sa amin makasalanan? Di ba sila? Oh. At tapos pamamalitan nila sa labas. Si Manugang? Manugang po. Ang anak niya po ay asawa. Ano, may sinasabi kayo kanina? Yung bahay po nila, giba-giba na po. Kung makikita niyo po, bahan na. Mataas na po ang bahan, ang tuhod. Tapos, ang nanay lang po minsan na naghahanap buhay. Kaya po, hindi nila mapagawa ang bahay nila. Pag lang gusto niyo pong makita, yan, sasamahan po kayo ng nanay. Kaya gusto po namin sana matulungan ng biyanang ko. Eh, wala naman din po kami maitutulong. Yung ilang po niyang bata, di ba sabi niya may ilang po? Yung mga apo niya po yun. Mga apo niya. Eh ngayon po, nag-aaral, inilipat niya muna po dun sa kapatid. Ano po yun, tawag dito, balitsahin din po nila. Ay doon muna po sila. Ang ginagawa po nila, para makapag-aaral, naghahanap buhay din po sila. Pag wala po silang pasok, nagtitinda sila ng palamig para may pag-aaral. Kasi hindi naman po kaya lahat ng biyanang kung suportahan yung pag-aaral nila dahil syempre po, labada lang po ang hanap buhay ng biyanang. Yung bibili ng project, ganun. Sila na po halos mag-ano. Pero yung pambaon-baon po, nahihingi po nila sa nanay ko. Wala nang bahay mo na. Oo. Punta na tayo sa tindahan lang, tindahan. Dito lang sa tindahan. Ay! Lagyan mga tsinelas yan. Yung mga kanali, samahan natin si nanay sa tindahan. Taga-saan po kayo? Ako po ay isang Bicolano, Samar. Ayun po ba yung kumasama din? Pero po, ay ako ay dito, dayo-dayo din lang. Marami pong nabit. Ako po nakatanggap ng Pasko. Opo. Yung ako naglalakad. Dala-dala ng madami. Opo. Nanay! Akala ko po pinagbibili yung testi at saka yung palaman. Opo. Ay, naku, Totoy. Malaya ko bibili. Sige lang po. Dari ko, Totoy, hindi pa. Nakatanggap ko akong minsan yan. Totoy, hindi po ako, hindi ako bibili. Wala akong pira. Totoy, hindi. Habul-habul ako. Nanay! Ito po, ipapasko ko sa inyo. Tapos, humarap po kayo dito sa kamera. Ay, naku, Totoy, salamat. May kakainin kami mamaya. Ay, mga kanali, samahan natin si nanay sa tindahan at bilhan natin ng kahit bigas or ay, ano. Salamat. Kasi ang sabi niya kanina, kahit daw yung kalahating kilong bigas para daw pagkain ng kanyang apo. Yung mga kanali, kahit paano ay mabigyan natin si nanay ng ngiti or mapasaya natin ngayong araw na ito, mga kanali, dahil sa, yun nga, naglalabada siya. Paano po kaya ang buhay namin, Diyos ko, na ulan, di lalabas ang aking anak papunta Laot? Siguro po ay magyayaot na naman ako sa sementeryo. Paano magyayaot? Ako po ay pupunta doon sa sementeryo, maghahanap ng sa mga pamangking ko. Hindi man pwede mangutang, wala po ay babayad. Eh di mas maganda pa po yung manghingi, di ba? Pamangking ko, yung mga kapatid kong pinalaki ko, may mga asawa, may mga anak sila. Pwede naman akong pambili bigas, wala kaming kita. Ay sasasabihin nyo, pahiram. Tapos hindi naman po kayo hindi naman po niyo mababayaran. Talagang hulog po kayo sa akin. Talagang mabait po ang Panginoon. Sadya po siya lang pinanin. Mga ano li, baha o? Oo, baha. Lalo na po sa amin. Tsaka, dito po. Yan, talaga pong ano. Lalo na po kung yan, ganyan pong ginagawa ng mga kapitbahay ko. Tapos ang sabihin nila. Ayaan mo na yun, nai. Hindi na po ako na inip. Ayoko na pong. Alam ni nanay yung daanan sa gilid. Ayoko kung pumibigyan ng problema. Yung iba, doon gumadaan. Malalim. Malalim daw doon sa kabila na yun. Ayan. Ayan sa mga tao, nandiyan lahat. Naiwan ako sa amin doon. Abay ko po, yan ko sa mga pandar na yan. Kabila ka niyan. Oh, malapit na pala. Oo. Oh. Ayan po nung unang panahon. Opo. Sa laisdaan. Oo. Dito po nung unang panahon, mabilis yung ride dito. Wala pong maliliit. Panay po maliliit ang bahay. Ayun, nauso po dito yung bintahan. Oo. Ayan po nakaliliit. Kaya maliliit. Talaga pong mga kubo. Ito po bagong tayo lang. At ito po ikuhan yung mga maliliit ang bahay nung araw dito. Maliliit. Opo, opo. Ay nakabininta nila ng bininta. Mayaman na nakakilig. Kaya yan po, malalaki na. Mga kanuli, ito mabait na tindahan daw to. At sabi ni na mabait na tindahan daw to. Sabi ni nanay ay
Minsan dito lang siya umuutang ng isang pirasong kape. Ayun. Ay, bigyan mo na itong mga itong bata. Ang palengke. Ay, ayun mga kanila, nandito si nanay at nandito tayo sa tindahan. At ayun na, kuha tayo ng bigas. At sama mo na yun ng kape. Dahil sabi mo ay kumaano ka dito ng kape, isang piraso. Ayun, kuha po kayo, tapos dilata. Yan si ate, inubuhat, ang lakas niya. Anong kape sa inyo nai? Anong kape? Anong kape? Yung kape na inaano ko dito 25 gram. Pero tingdudos lang muna daw lang. 25 gram daw. O isang haba. Isang haba. Hindi po, isang ganyan lang para malaki. Ay, isang ano yung inaasukalan? Okay. Hindi po ako na. 25 gram. Yan ba yun ay? Yung stick? Stick. Yeah, stick. Stick ba? Hindi. Meron akong binibili nito 25 gram. 25 gram. Yung pag ako'y nakakagaling sa... Ayun, yung ganito kalaki? Apo. Oo. Oo. Hindi po ako nakakatikin ng mga kanya. Ayaw mo yung mga ibang kape? Mahal po. Ayan, saka sukal po. Sukal. Kalahati. Pag ako nangungutang steak, dosa. Ay, bigay na po ninyo, are. Diyari na po para isang linggo mahigit. Kalahati, 1-4-2. Oh, yan po, salamat. Wala ba na dyan? Tita Malu. Ayan, asukal mga kanoli. Sama mo na binang ano ng yung kamangan mga noodles dyan. Pa, yung noodles. Parang kumanda. Yan, be. Pahing walo. Nasaan ka ba? Ayun, yung pwedeng sabawan, be. Ito po. Ayan, walo. Hindi to inimangang. Hindi po. Ayan. Oh, may amusali ng aking apo, Diyos ko po. Saka ano ba, dilata? Salamat po, Diyos ko. Dilata? Oo. Ano po, lakmi? Sardinas, ganon. Manghang, ilan po? Ayan, dalawang ligo. O kaya apat na ligo. Ayan. Ayan, opo. Tapos, may sabon kayo? Safeguard, ganon. Ay, wag na po sabon. Ay, wag na lang daw sa sabon. Shampoo na lang. Shampoo na lang daw, sabi ni nanay. Shampoo na lang daw. Para murang-murang, makakaya naman sa inyo. Shampoo na lang ini. Shampoo na lang daw. Sa kahit isa. Yung shampoo ng pack, ano lang yata yun sa Ace. Kahit ano. Kahit anong shampoo niya. Colgate, nay. Hindi, ako lang nga. Hindi ako to. Walang ipin. Wala ako, yung akin ako, may ipin. Ilan shampoo? Ba't isa lang, nay? Baka maubos na. Nagdala mo na, bay, tatlo. Ayan. Baka maubos na kayo, bay. Basta pag sinabi ni sir. Ayan. Ano pa, nay? Wala na akong ipin. Dilata pa, bay. Ano pa bang dilata dyan? Corn beef, para ano, masarap-sarap. Ah, pwede lang pumasok dito? Yes. Alright. Pwede. Corn beef. Asan yung corn beef? Corn beef, ito po. Ayan. Corn beef. Yan, tatlo. Isa pa sa mga... O sige, ang galing. Ay, ito si may-ari. Hello po, magandang umaga po. Magandang umaga. Ayan. Pagwalaan talaga. Umaga. Samahan mo na po ng ano, biskwit para may makain si nanay pag naglalabada. Kasarap nun ah. Sana all. Ano po? ano? Dalawang klaseng biskwit po. Pili, madam. Nako. Pili, madam. Dalawang klaseng biskwit. Sila ko. God bless sa'yo, kuya. Naiya ako sa mayari. Ayaw mo sa'yo. Pagtagpil. Ay, naiya ako sa mayari. Sabi, papanoorin namin. Kuya Noli Vlog po sa YouTube. Naiya ako. Uuwi na nga ako eh. Sa YouTube po. Pipicturean pa daw ako ni kuya. Kuya Noli Vlog. Pusan loob. Kuya, ano pa lang? Kuya Noli Vlog po sa YouTube. Pusan loob. Talaga niyan. Ayaw kong ano. Thank you. God bless sa inyong lahat. Dalawang klaseng biskwit po. Maraming salamat sa inyong pagtulong. Yan, isa pa pong ano, balot ng biskwit. Ano madam, okay yan. Na to? Yan, ay, maraming pa yan. Salamat, ang pahala ka. Okay na po. Pagpapahala na yan. Opo, total na lang po. Hindi ako pwedeng turo-turo. Ayoko po. Sabi ko ko na rin natin.
nagtatawag kay Ana? Oh, maraming maraming salamat sa Diyos. Diyan ako tumatakbo pa ako. Hindi na bibili ng bigas ng kilo araw-araw. Ako. Ito ko yun. Buti po ang bite-bite nyo po dahil sabi nga ni nanay, pagka minsan daw, sabi pa, pautang mo na kahit na isang stick, sabi niya. Wala stick ha, wala akong tinta ng sigarilyo. Di isa stick ng kape. Ang inaano niya. Salamat. Siyempre, kailangan din kahit ganong pagkakataon na itumulong. Kasi maganda din siyang magbayad. Okay siyang magbayad. Lagyan pa natin ng date. Kahit hindi na po, matutal lang po. Ayan. Ay, sa totoo lang, magkaw ng pangtao, nalo, ang iba. Ilan po bali? Walo po. Ang bait ni Sir. Saan mo naman ako? Ako'y naglalaba. Danadala ko yung laban ako kay ano. Nadaanan ako, tinatanong ang boss. Hindi ko naman alam ang ganyan eh. Kagaya nung Pasko, habol-habol ako test. Tinapay akala ko pagbibili. Sabihin ako, totoo hindi ko mabibili yan. At ako wala. Nagtitri pa ng mga apo niya eh. Isa lang nais kape mo, madamali eh. Pero pinaprakan siya. Tama na yan, bigay niya. Parang naman siya nang harap sa mga apo niya. Sa buong buhay ko, ngayon ako nakatanggap niya. Sa buong buhay ko. Hindi ko maintindihan kung paano gagawin ko. Ito, ngayon lang, magpas ko, maglahat. Una sa Diyos, pangalawa sa kanila. Malo, ang bigas ko mami ako dadaanan, naglalabada ako. Dahil baka hindi mo madala. Pero aray dadalhin ko. Bibig. Ito dadalhin mo na. Bibigyan ko mga anak ko. Ah, bibigyan mo yung mga anak mo. Para biyaya ng Diyos. May babiyaya rin sa anak. Opo. Masama po yung suluhin ko eh. Dahil sila po, wala din. Opo. Wala na. Ari lang, hindi ko ibibigay sa aking kapintapin. Wala na, yun lang. Kasi po ano, para okay. Pandalas punta sa school. Opo. Tampot na lang. 1,780 noodles, 80 pesos. Ano yan sa ano ha? Tama. Kakain ako yung bago may mga mga. Huwag marami ko siya. Ewa. Ha? Din po yan. Sige lang po. Para deserve nyo naman ho dahil sa ano, sabi mo nga kanina, minsan na extra-extra yung ginagawa nyo. O marami po, salamat. Dalawang bahay magkakasin. Are po, pagdang tayo nakakain natin sa inyo. Eh, oh. Ay, Diyos ko po, patatawarin. 1,574. Manok pa plastic na rin ha. Bigas lang iwanan ko. Teka, anong pangalan? Nakalimutin ako. Isusubscribe niya. Kuya Noli Vlog po sa YouTube. Kuya Noli. Kuya Noli Vlog sa YouTube po. Ayan. Ito po, bayad. 1,574. Admian, hinulugan ako ng Diyos. Nang grasya. Isipin mo, naglalaba ako doon ng damit sa akin. Dumaan bigla. Sabi sa akin, pwede po ba kayo ma... Ay, hindi ko naman maisip dahil bagong gising. At naglalaba ako. Thank you very much, God bless. Salamat. Pa, maluari palagay na sa plastic. Ari pa lang, kuya rin din ay. Walang bubuat na sa plastic. Ay, andin yung may magbubuat yata eh. Oh, marami po salamat. Marami po. Dala rin bigas. Bigat tayo ng bigas. Kaya mo ba? Bigat. Kulang ka ba? Ay, mga kanuli, binabalot na. Baka laking tulong ko. Bay, oo. Diyos ko po. Sabi ko, aray mabait sa akin. Nakaka. Magulang-wala talaga ako. Pagkata! Sabi ko. Bitbitin mo na! Dito ako sa... Ay, hindi kaya yun. Eto pa isa! Hindi, dyan na yan muna. Aray na, kuya! Ay, may magbubuhat yata kay nanay. Maraming salamat. Thank you. Sige po, God bless po sa'yo. God bless. Pagbalagi ng Diyos. Sige po. Ayan. Ganda, dalang bigas. Ayan si nanay. Ayan, may magbubuhat. Ano to na, anak mo? Anak ko. Ayan, bubuhatin ni kuya. Maraming salamat. Alright.
Aray, dadalhin ko naman po doon. Ito, doon na sa bahay nyo? Oo. Oo. Sige, Kuya. God bless. Ayan ako. Salamat. Sige po, Kayo pa. Alright. Ako, didiretso na rin at umuulan. Marami po. Sige po, Nay. Baka hindi na ako sasabay kasi umuulan. Apa. Oh, sige po. Ingat. Oh. Ayun mga kanuli, hindi na tayo sumama kay nanay kasi wala tayong payong. Hindi na tayo makabalik doon. So, antayantay tayo ng ano, lalakad na lang ako pa uwi. Ayan o. Ah, pwede mag-tricycle. Pwede mag-tricycle hanggang doon sa ano, tindahan. Ay mga kanuli, mag-tricycle na lang ako. Yan! Ano boss? Doon sa tindahan sa Loban, kina Idol Japper. Ah. Ayan, sumo na ako. Ah, shout out. Yo. Ay mga kanuli, tricycle na lang ako pa balik doon. Ito po mga kanuli, mag-tricycle na lang ako pa uwi dahil nga po sa ano. Baka mamaya pag nakapunta ang bayan na maganda ano, may dala-dala talaga akong payong. Kagaya nito, sana na iyan dito pa sila nanay doon. Naka-ano pa sana. Kumbaga nakita natin talaga yung naibalik natin sila doon sa kanyang ano. Ayan mga kanuli, eto. Yan. Umulan na naman yung mga kanuli kanina. Maliwanag na kanina, baka ganda na nung panahon. Tapos ngayon, umulan na naman. Kumusta biyahe, Kuya? Mahina ako. Mahina, no? Si estudyante. Di ba dyan ka na nakatira sa malapit sa inupahan namin dati? Apo. Ayan, si Kuya. Kasi minsan ako na rin itong nakakwentuhan eh. Dati kasi nagtatrabaho siya. Di ba, no? Kaya nag-focus ka lang na tricycle. Oo. Ayos yan. Ayan, Looban, no? Ayan. Dito medyo baha dito mga kanuli. Mataas ah, at least kaunti lang no. Kaunti lang. Dito baha dito no. Lang malamig na mga kanuli, pakiramdam parang sarap uli magkape. Dito lang kuya. Yan. Ayan. Mula umakasa naman yung ulan. Oh, God bless sa'yo. Thank you pa. Okay na yan. Sige, God bless. Ayan mga kanuli, andito na ako. At ingat pa, ingat. Salamat po. Ayan. Ay mga kanuli, at isang magandang ngiti na naman mga kanuli ang abutan natin ng ating kababayan, si Nanay. At dahil kanina nga nag-iikot-ikot ako, biglang hindi ko alam kung bakit nagawi ako doon. Siguro yun na rin ang way ng Panginoon para mayroon tayong kababayan na mapasaya ngayong araw na to. At nakita ko kasi yung pagkukuskus niya nung labada na parang hindi ko maano mapailiwanag mga kanuli, basta yung nung nagkukuskus siya nung labada, parang kinurot yung damdamin ko mga kanuli. Kinurot na hindi ko masyadong kung ano ang ibig sabihin nun. So kaya parang
sabi ko si nanay, ganun, gusto ko siyang bigyan ng ngiti ngayong araw na to. At ayun, sa pag-uusap namin, mga viewers ko, marami po tayong matututunan na aral doon sa kwento ng buhay ni nanay. Sabi nga niya, nag-ampon siya ng tatlo, mga kanuli, at umaasa lang siya doon sa labada. Minsan 150 ang bayad, tapos sumasideline pa siya sa ibang bahay para mandagdag income. Minsan wala lang ulam. Sabi nga niya kanina, di ko alam kung nasama sa camera, kalahating kilo lang yung sinasabi niya na bigas para lang daw may pangsaing. So yun mga kanuli, salamat at nabigyan natin si nanay, nag-share tayo ng blessing sa kanya. At salamat doon sa mga hindi nag-escape ng patalastas. Salamat sa inyo mga kanuli, ito, nagagawa natin to dahil po sa hindi kayo nag-escape ng patalastas kay Kuya Noli Vlog. At doon sa ating mga sponsor, maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat mga kanuli. So hanggang dito lang po ang vlog na ito mga kanuli. Salamat po muli sa inyong lahat mga kanuli, at sana po ay patuloy nyo po akong suportahan mga kanuli. Patuloy nyo po akong suportahan na maging stable ang aking YouTube channel. Sabi ko nga, kahit na siguro ang aking views ay mag 10,000, pero lahat ng upload ko, baga lahat ng upload ko ay mag 10,000, mas maganda kung tataas pa para lagi tayong may budget mga kanuli sa mga ganitong gawain. So salamat po muli sa inyong lahat mga kanuli. Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat. Ingat po kayo mga kanuli, mga kababayan natin na mga nasalanta ng bagyo sa araw na to. So ayan, nawa po ay yung mga inabot ng bagyo, nawa po ay may mga kababayan din tayong hipuin na maabutan din kayo ng tulong sa lugar nyo, kahit na siguro pangsaing lang, pambigas lang. Kasi yung ulam, minsan kahit na mayroong bigas yung ulam, kahit wala, basta may kanin. Ayun mga kanuli, mga kababayan natin, mga OFW, yung mga nagmamahal kay kanuli, ingat po kayo mga kanuli, ingat po kayo lahat. Salamat po muli mga kanuli, sana po ay patuloy nyo po akong suportahan na kahit na nandito muna yung aking vlog, dahil nga po sa hindi ko alam kung kailan kami makakapunta ng Burias dahil sa may bagyo mga kanuli, natural, hindi pa magpapatawid ng barko papunta doon. So abang-abang lang mga kanuli kung ano pa ang magiging ibang kaganapan, at yung mga vlog ko dyan sa Bulacan, antay-antay lang po kayo mga kanuli. Pati na po yung ating mga sponsor dyan, antay-antay lang po sa pag-upload ng mga inisponsoran nyo. Ayan, si Tatay, shoutout sa Itay, yung may diferensya yung mata. Ayan, si Nubilin, ayan, si Milbin, Squatter Girl, Face Mask Girl, Tinapa Ma'am. So, antay-antay lang kayo, mga kanuli, antay-antay lang po. Hanggang dito lang po ang vlog, mga kanuli. Ingat and God bless po sa inyong lahat. Bye-bye! Sa pagtulong ng usapan ko, yun ulit sa kalam. Wala na akong masasabi sa taon na yan, kasi siya ay kakaiba. Masino una ba ang pagtulong niya sa kapwa, doon na siya masaya. Sa pagtulong ng usapan ko, yun ulit sa kalam. Wala na akong masasabi sa taon na yan, kasi siya ay kakaiba. Masino una ba ang pagtulong niya sa kapwa, doon na siya masaya. Kuya Noli sa kalam, di tulad ng iba dyan. Kuya Noli sa kalam, matuwid ng handaan. Nandos na patutunguan kung saan ay tulungan. Damayan, dapat atularan, sadya makabayan. Wala na kong masasabi pa dyan. Pagtulong sa kapwa kayang ganapan. Kuya Noli sa kalam, lom, dami nakakaalam, lom. Matagal na ring ramdam, dom. Sa kahirapan ay may pakialam. Salamat sana ipagpatuloy mo yan. Pagtulong sa kapwa ay mahalaga. Huwag makinig sa iba, ba, kaya mo yan magtiwala. Handa kaming sumuporta, sa Diyos lang ay maniwala. Huwag na huwag kang manghihina, hina, hina.